bagay. O si bagay naman tayo. Bagay na pinapahalagahan. Yung thought na binigay niya sa iyo, hindi dahil mahal 'yon. Sandaling makaramdam ng paglindol, tandaan lagi ang drop, cover, and hold on. Drop, lumuhod at yumuko para hindi matumba. Cover, protektahan ang inyong mga ulo at leeg o di kaya'y sumilong sa ilalim ng matibay na lamesa. Hold on, kumapit sa sinisilungan at hintaying matapos ang pagyanig. Kapag tumigil na ang lindol, pumunta sa ligtas at maluwag na lugar. Huwag magsasalita, huwag manunulak, huwag tatakbo, at huwag babalik. Akayin ang mga mas nangangailangan ng tulong at mga may kapansanan. Bitbitin ang mga go bag at iwan ang mga di mahalagang bagay. Iwasan ang mga matataas na bagay tulad ng poste o puno. Kung malapit sa dagat, lumipat sa mataas na lugar sakaling magka-tsunami. Alamin kung ligtas o mapanganib pa ang sitwasyon. Kung ligtas, magsagawa ng roll call at tulungan ang mga nasugatan. Kung hindi, lumipat sa mas ligtas na lugar na natukoy. Kung ito ay hindi mapinsalang lindol at wala nang nakaambang panganib, ipagpatuloy ulit ang pag-aaral ng mga bata. Pero kung ito ay isang malakas na lindol na tumagal ng mahigit na 40 seconds, ito ay maaaring magdulot ng panganib at pinsala. Ang mga bata ay kailangan manatili sa paaralan sa patnubay ng mga guro. Tiyaking ligtas na makauwi sa kanilang pamilya ang mga bata. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, magiging ligtas kung sakaling magkalindol.